Idol, magandang araw mga ka-Harlot. Nandito po tayo sa fabrication naming maliit at ipakikita ko sa inyo ang pagbubuo ng signboard. At bago ka pa lamang napadaan sa channel ko, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ko pang darating. Mga At ito na nga guys ang ating gagawing puste, ang 5 inches pipe, diameter schedule 40. Yan ang gagawin nating puste ng signboard. Ito naman ang puste 30 by 30, 2 cm ang kapal. At yan ay markahan sa gitna, layout ang kuhanin ng sintro para sa pag nilapat mo doon sa pipe ay madali mong maiilalagay. Ayan. Siguraduhing pantay ang dulo ng tubo ang paglalagay mo ng base plate para lapat na lapat siya, hindi ka mahihirapang mag-level. At kailangan mong i-grind na sa nakita nyo ngayon, grinded niya yung pipe. Ayan. At ilagay ang base plate pagkatapos mapantay ang pipe, ang dulo ng pipe. Ilagay na yung base plate at itaking muna. Itaking muna para pag naitaking yan ay ipupul weld. Itaking muna para maganda. Siguraduhin na naka-eskwala siya. Gamitan mo ng right angle para paglapat niya dun sa pundasyon diretso. Kasi ito mga kahardot, alon na ito, wala itong support sa likod, kundi yan lang, base plate lang na yan ang magdadala dun sa puste. Naka-anchor bolt naman yan at meron yang foundation, may aapakan niya na pundasyon yung signboard na yan. At ipit up ng mabuti ang base plate para iskwaladong iskwalado siya, paglapat mo hindi ka mahirapang mag-align. Yan mga kahardot ang paglalagay niyang pipe at ng base plate connection para sa magandang alignment. At yan guys, makikita nyo pinopull weld pa rin ang base plate. At pagkatapos niyang ma-pull weld ang base plate na yan, ay ang isusunod naman ay ang stiffener. Ayan, nailagay na nga yung mga stiffener at ito na lang ang ipakita ko sa inyo, itong huling parts ng paglalagay. Ayan, ganyan ang purpose niya na stiffener na yan, para stable at ang strength ng pipe ay matatag na nakakabit doon sa pagkakabit niya. Suporta yan dyan sa base plate at saka sa pipe para kung sakaling magkaroon man ng ang joint niya, mayroon pa rin siyang guys, kumpletuhin i-pull weld ang stiffener, isang pasada lang. At ilagay sa sintro ng pipe at saka ng base plate ang location ng stiffener. Hindi na kailangan doble na smart. Kita nyo, isang route, isang paraan lang, isang way lang. Thank you.
pag na-i-pull natapos ng may pull wheel yung stiffener niya, ang isusunod naman ay ilalagay na natin yung angle na pagkakabitan ng sandboard. At yan, nakikita nyo, inihanda na ang angle. Yan, yan naman ang sunod na gagawin natin. Ikakabit natin yan doon sa poste, sa location na nakasaad, kung ano ang nakasaad doon sa asper drawing na nakalagay. Yun ang susundin natin. Diyan ididikit ang signboard, mga kahardot. At yung angle na yan ay 4x4 ang sukat, 20 cm ang haba. At yan ay babase natin sa nakalagay sa drawing kung anong distance ng pagkakabit. At yan, para maging diretso yan, pinanilagyan ng line dore yung kadiretsuhan ng angle para diretso, hindi pwedeng hindi maglili siya yan. Dapat isang linya yung mga angle na yan, dahil pagka wala sa linya yan, yung signboard hindi mo makikita, hindi nakalibi, hindi pantay-pantay, dapat iisang vertical, pantay-pantay sila dahil iisa ang thickness nun, parehas ang thickness nun. Iba't ibang kumpanya ang nakalagay diyan sa ang ilalagay na signboard diyan. Yung may-ari, yung contractor, yung consultant, yung designer, ang ganun ang design ng signboard. Ayan. Yon mga kahardot, maraming salamat sa inyong panonood ng video kong ito. Ayan, at nailagay na yung plate angle sa kabilang poste, at partial pa lang ito, parto. At ang kabuuan nito ay mapapanood niyo sa susunod kong video, at mahaba.